Hello guys, good afternoon. So welcome to my YouTube channel. This is Otoboyzone. So mapapanood nyo rin ako guys yung mga video ko sa FB page ko na Ubic Works TV. So may share lang tayo ngayon guys sa inyo, dahil nandito ako sa loob ng workshop. Ito yung ginagawang makina. Yan. Tapos naalala ko na mag-share sa inyo ng ganito. So marami akong nakikita na yung catalytic nila tinatanggal nila. Marami akong nakikita ng customer na yung catalytic tinatanggal nila, or kaya binabasag nila sa loob yung part na yan. So yung screen na yan, so binabasag nila yan kasi sabi ng ibang mekaniko para makahinga, or kaya barado na kaya binabasag nila yan para makalusot. Tapos yung iba naman pinuputol talaga to, pinuputol tapos diretso na dito pipe, continuous na to guys, dito pipe. So ang tanong ko dyan guys ay okay ba na basagin yan para makahinga yung makina, dahil ay barado na, tapos medyo mahal kasi ito guys pagka binili. Mahal to itong assembly na to. Tapos okay lang ba na basagin para makahinga yung makina, or okay lang ba na tanggalin to para yung iba kasi nag-upgrade ng tunog ng exhaust para lumakas yung tunog. So parang naging open pipe na siya. Wala na tong catalytic. So ang tanong ko, okay lang ba, o kaya tanong ng iba, okay lang ba na basagin o kaya tanggalin to? So okay lang yan guys. Kung sa akin, ang sagot ko okay lang yan kung yung makina ninyo ay imumodified ninyo. Ibig sabihin, maglalagay kayo ng turbo, maglalagay kayo ng performance sa air filter, air duct, throttle body, at kung ano-ano pang aftermarket na imodified ninyo. Tapos pati yung ECU, yung aftermarket ECU, or yung standalone ECU. Kasi yung ECU na yung guys, ang nakapaloob lang doon guys na system ay tungkol lang sa makina. So walang maapektuhan na iba na maglalabas ng DTC or warning light sa dashboard. Yun yung kaibahan nun, yung standalone na aftermarket ECU. Pwede ka magdagdag doon guys sa ECU na yon kung anong system ilalagay mo. Halimbawa, nag-modified ka nga, naglagay ka ng let's say turbo or throttle body na performance racing na throttle body tsaka turbo. O kung catch ka, naglagay ka PCB, performance racing na PCB valve, at kung ano-ano pang mga aftermarket. Pwede yon kasi pwede mo yun dagdagan, yung ECU na yun guys, pwede mong dagdagan ng system, yung standalone or yung aftermarket ECU, pwede mong dagdagan yung system na yun. Pero kung sa OEM or yung original na replace na ECU, yung original niya, hindi mo pwedeng bawasan yun ng system or mag-cancel ka. Kasi napapansin ko yung iba, pinuputol nila to guys, tinatanggal tong catalytic, or else naman itong loob na to guys ay tinatanggal nila yung laman loob na yan, bubutasin nila para diretso na, tapos ika-cancel nila doon sa system, tapos ito hindi na nila ikakabit, hindi na nila to ikakabit. Ang problema guys, ito ang problema kasi nila, hindi sila nagpalit ng ECU. So hindi sila nagpalit ng ECU, tapos yung makina wala naman minodified na sa system. So masisira at masisira katagalan yung makina.
Kasi unang-una ito guys, itong oxygen sensor. Ito oxygen sensor to guys, ang tawag oxygen sensor. Ito yung ito yung upstream oxygen sensor. Ito naman yung downstream oxygen sensor, ito sa baba. Ito sa ibabaw, upstream oxygen sensor. Ito yung connector niya, ito sa baba, downstream. Ito kasi guys, ito siya kasama to sa engine management system, itong oxygen sensor. Una, kumukuha ng signal dito sa oxygen sensor yung emission system niya. So, yung emission system niya, pagka kinansel mo na to, wala nang masisend na message doon sa emission system niya na kinokontrol ng module ng PCM. So, ang tendency, magiging mausok na puti. So, hindi naman puting-puti. Sa umaga, normal yung usok na puti. Pero, sa katagalan, hindi na matatanggal yung puti na yon. Kasi, wala na siyang mababasa na fuel ratio. Accurate reading. So, wala na siyang mababasa. Kasi, kinansel mo na itong oxygen sensor. Itong dalawang oxygen sensor, kinansel mo na. Ngayon, wala nang mababasa na reading. So, ang tendency, yung unborn fuel, hindi na nasusunog ng maigi kasi kumukuha din dito guys yung signal, yung MAP sensor or yung mass airflow sensor at saka yung MAP sensor or manifold absolute pressure sensor. Kumukuha din dito at saka yung electronic throttle body. Kumukuha din dito para sa fuel ratio niya. So, ang magiging outcome guys, pagka kinansel nyo to, itong sensor na to, una, pagka tiningnan ninyo yung usok doon sa exhaust ng sasakyan, is amoy gasolina, hindi nasusunog ng gusto. Tapos, may kasamang puti pagka naka-idle. Pagka naka-accelerate or nasa biyahe na, minsan magbubuga pa yan ng kulay itim. So, yun yung resulta. So, yun yung disadvantage pagka tinanggal nyo to at saka kinansel. Kasi kasama to guys, unang-una kasama to guys sa emission system, kasama to. Tapos kasama rin to sa ignition system, kasama to. Tapos fuel system, kasama rin to. So maraming system na kasama tong oxygen sensor na kumukuha sila dito ng signal para maging stable yung makina. So kung ika-cancel ninyo to, dapat magpapalit kayo ng ECU, yung standalone ECU. Yung pwedeng i-program, pwedeng maglagay ng system, pwedeng baguhin yung system, hindi yung original na ECU. Kasi sisirain yung makina ninyo guys. Sisirain yung makina. Dati ako nagtrabaho sa Pilipinas sa performance racing ng mga car nagmo-modified. Pagka tinanggal talaga nila to guys, automatic yan. Kung may mga aftermarket na minumodified sa makina, nagpapalit yan ng ECU. Performance racing ECU ang ilalagay. Kasi ipoprogram doon lahat ng kung halimbawa palalakasin nila yung inject ng fuel. Kasi nagmodified sila ng injectors, malaki na yung buga ng injectors or kaya throttle body, malaki na. Tapos naglagay sila ng turbo. So marami silang ipapasok doon na system sa ECU na yon. Hindi kagaya sa original ECU guys, hindi ka pwedeng magtanggal doon kasi nakadesign yun sa makina na yon. Tapos magtatanggal ka, same makina, same engine, same system na sa engine. So walang silbi. Ang tendency,
masisira at masisira yung mga parts. Maraming bibig sa katagalan, maraming susuko na na parts. So itong oxygen sensor kasama to sa fuel system, ignition system, emission system, sa engine management system niya kasama to. Kaya kung magpapalit lang kayo ay magka-cancel kayo nito, dapat palit kayo ng ECU. 'Yun ang ano. Okay lang na tanggalin niyo to, butasin niyo to. Kung ang sasakyan niyo ay ang halimbawa, ang biyahe lang ay 5 kilometers, bahay at trabaho lang or palengke, ganyan lang malalapit. Pero kung babiyahin niyo ng malayuan tapos araw-araw, katagalan niyo niyan guys, sinasabi ko, marami nang lalabas na sira. Kasi isa lang masasabi ko, dati ako nagtrabaho sa performance racing na modification ng mga makina sa Pilipinas. Pagka kinansel to nila, itong catalytic, di na nila lalagyan ng catalytic, tapos ito, di na nila lalagyan, automatic yan, doon sa ECU na ano, aftermarket. Yun yung kakabit. So yun lang guys, masishare ko. Papakita ko sa inyo guys yung sasakyan na tinanggalan nila ng ito at saka sensor. So tara guys, papakita ko sa inyo guys. So kagaya nito guys, itong Camaro na to guys na ginagawa ako. So i-release na to guys sa mayari. So ito guys, itong Camaro na ginagawa ko, Chevrolet Camaro. Yan, dito tayo sa exhaust. Ilawan natin. Ayaw gumana ng ilaw. So dito. Dito guys, pagka umandar yan guys, may mapapansin ka usok o nang andar. Normal lang, makapal na, makapal-kapal na usok. Pero katagalan, hindi na siya matatanggal. Hindi na siya natatanggal yung usok. Lagi nang may usok, tapos masakit sa mata yung buga ng exhaust. Yung hindi nasusunog na gasolina, yung amoy niya at saka yung pagka tumama sa mata mo, mahapdi. Tapos pagka tumakbo to, minsan bumubuga ng itim na usok. So yan yung ano, yan yung sintomas at saka outcome ng kinansel nila yung exhaust catalytic at saka yung oxygen sensor. Yan yung ano, kasi ito guys, wala na tong ano, catalytic. Wala na itong catalytic guys, itong sasakyan na to. Wala na. Tinanggalan na nila ng catalytic. Inalisan na nila guys ng catalytic. Tapos, pagka pina-start mo to guys, hindi natin i-start kasi maingay guys. Ignition on lang natin para pakita ko lang sa inyo. Pagka in-start mo to guys, itong RPM dito guys, nag-erratic yan guys, movement. Pumipitik taas, pumipitik baba. Tapos yung manibela, masyadong manginig. Manginig siya. Itong manibela, masyadong manginig. Yan yung ano, sintomas niya. Tapos, itong RPM, pipitik-pitik yan. Tataas, bababa, ganyan. So yan yung ano niya, problema pagka tinanggalan mo ng ano. Tapos yung makina, rough idle siya guys. Pagka tumatakbo, akala mo inuuga yung ano, sasakyan mo. So yan yung ano, feeling ng ano, resulta ng ano. Tinanggalan to ng customer ng catalytic at saka oxygen. Kaya ang busis nito guys, maingay. So hindi na natin ipapaandarin kasi maingay yung ano nito guys. Sakit sa tinga. So baka hindi tayo magkarinigan. So yun yung ano, feeling ng ano at saka resulta ng pagtanggal nila. So yun lang guys, advice ko. Kung magtatanggal man lang kayo ng catalytic at saka oxygen sensor, ika-cancel ninyo or marami kayong ano gagawin, mas mabuti yung palit kayo ng ECU para hindi masira yung makina ninyo. Kasi marami na akong ginawa na makina, akala nila isang system lang yung ano, sa oxygen sensor at saka catalytic, sa emission lang,
hindi maapektuhan yung makina, maapektuhan yung makina, performance ng makina. So maraming sisirain. So yun yung ano ko guys, advice. Pero mas mabuti ang gawin ninyo, may mga surplus naman guys na parts, second hand, bilhan na lang ninyo. Kung wala kayong pambili ng mahal na catalytic converter, oxygen sensor, marami rin yan, mabibili second hand. Yung mga nasa kinakatay na sasakyan o kaya mga aksidente ng mga sasakyan na bininta na sa scrapyard. So yun lang guys, sana nakatulong tong tips na to guys. Kung nagustuhan ninyo guys yung topic natin guys, paki-like, share, subscribe my YouTube channel at saka paki-click na rin guys ng notification bell button guys para updated kayo guys sa mga bagong video. At saka paki-follow, share na rin guys ng FB page ko, Ubic Works TV. So ito guys, pati ano nito guys sa airbag, kinansel na to. Lahat ng airbag nito guys, yan, lahat ng airbag putok na. Pinagtatanggalan na ng may-ari, hindi na binilhan. Kita mo laging may naka ano sulat diyan, service airbag. Laging may nakasulat. So, yun lang guys ang tip ko. Naway nakakuha kayo ng kunting kaalaman guys sa binigay kong tip. So, yun lang guys. Magandang hapon.